Hello everyone and welcome to Shy Busy Channel. And for today's content, we were talking about who is Shy Busy Channel. First, magtatagalog na lang ako. Kasi mahirap pa ng English. So, guys, ang pag-uusapan nga natin ngayon ay kung sino nga ba si Shy Busy Channel and bakit tayo nandito ngayon sa YouTube at gumagawa ng kung ano-anong content. First, I'm Shy Busy and I'm working as an OFW here in Hong Kong for almost 6 years. So, bilang isang OFW, wala akong ibang libangan, kaya ito ang naisip kong gawin. First, nagti-TikTok ako, so dahil naban yung TikTok dito sa Hong Kong, kaya naisipan kong yung vlog naman or YT ang subukan. At ito na nga, at nai-enjoy na natin siya. So, isa po akong ulirang may bahay at may isang anak. At syempre, isang asawa lang. Yun po. At ang content ko po ay kung ano-ano lang, pero more on gusto kong fokusan ang buhay ng isang OFW. Pero dahil medyo busy as an OFW, ay hindi natin yung mapokusan, guys. So, alam ko po maraming OFW yung nakaka-relate sa kung ano man ang ginagawa ako bilang isang YouTubers. At alam ko po na syempre iniisip din natin hindi lang yung mga content, kasi pagdating ng araw makakatulong talaga yung YT sa atin, lalo sa pandemya ngayon at yung mga nasa bahay lang, walang ibang napaglibangan. So imbis na magkipag-chismisan ka, gumawa ka na lang ng content para sa YT, para may pagkakitaan ka or extra income din to, guys, kung sakali. So, yun nga lang, mahirap. At matrabaho din, lalo sa editing. Tapos kung mag-iisip-isip ka ng content, medyo talagang madugong labanan. At lalo pa pag monetized channel ka na. So, bilang isang YouTuber, ang masasabi ko, guys, masayan. Dahil marami ka nakikilalang iba't ibang kaibigan, iba't ibang klase ng tao. At syempre, masaya dahil may mga ka-team ka at mga supportive, lalo na ang aking team back. Shoutout sa kanya, sa inyo. At syempre, sa ating mga bagong team ngayon, ang mga premier na sinasalian natin. Kasi as monetized channel, guys, napaka-hirap i-maintain ang tatlong madugong revenue, WH, at ang anyang views. So, kailangan talagang magtrabaho para sa ating channel. At syempre, makipagkaibigan pa at maging totoong tao lamang. So, ayan nga. Sa pag-YouTube talaga, guys, kailangan nating maging totoong tao at maging totoong kaibigan. Dahil dyan natin makikita talaga kung sino yung talagang magsusupport sa atin pag tayo ay totoo lamang din. So, sa second, kung ano po ang aking trabaho dito sa Hong Kong, isa po akong caregiver or inag-aalaga ng isang elderly. So, sa kasamaang palad po, pumanaw na siya nung ako ay 5 years and 3 months dito. So, ngayon, inaano na lang ako ng aking mga amo na matapos yung aking kontrata, then mag-for good na po ako dahil ayaw na rin na aking mister at medyo po nakapundar na rin ang inyong lingkod. So, yun nga, mababago na ang gagawin ko dahil uuwi na ng Pinas. So, doon na ako magpapatuloy ng aking pag-YouTube. So, yun na nga, guys. Bilang isang OFW, hindi madali, lalo na kung caregiver ka nga, kasi syempre nag-aalaga kami ng mga elderly. So, kahit ano namang klaseng trabaho, talagang mahirap bilang OFW, pero kailangan natin para sa ikagaganda ng buhay ng ating mamahal sa buhay. At syempre, kung tayo yung may mga kapatid at anak, magulang ay makakapagsuporta tayo kahit may pamilyang tao na tayo. Pero wag din nating iwaglit sa isipan ang laging magsusubi. Magsusubi means magbulsa or mag-save para sa future, guys, kung sakaling gaya ko, mag-for good kayo, may nabubunot kayo. At syempre, huwag din kakalimutang magpundar, kasi para pag-uwi natin, meron tayong nakita
or masasabing worth it ang pagiging OFW ko. Kaya sa ngayon guys, bilang isang OFW, napakaswerte ko rin talaga, hindi lang sa aking amo mga kaibigan, kundi pati sa aking partner, sa aking esposo, sa aking asawa, kasi talagang napaka-responsable niya, lalo sa paghahawak ng pera guys, at sa loob ng halos 5 taon, nakapagpundar na po kami ng house and lot namin, hindi man kalakihan, pero masasabi naming tahanan na puno ng pagmamahal. At syempre, kahit pa paano guys, may naipon na rin at makakapag-umpisa na. At sana'y magtagumpay man kung anong gagawin namin pag-uwi ko, kasi pandemic ngayon, mahirap mag-isip ng kung ano mang ninegosyahin sa Pinas. So yun lamang po for today. At maraming salamat sa panonood sa aking video. God bless you guys.